kakain po sila ng with a big O in a hole, it's donut. Siguro masarap yan. Yung sisig. Masarap. Oo, masarap talaga yan. It's heavenly taste. I-rate mo sa scale 1 to 10. Ha? Isa hanggang 10. Ako? Perfect. Perfect 10. Kasi masarap talaga siya. Ginger. And lemon. Oh, ayan. Sila yung kakain niyan. The chef, Jim. Oh, ayan siya. Okay lang yun. Kakain po kami ng sisig tsaka yun. Ano yung pinikamasa? Donut. Kain po tayo. Yan, ito, chen. Yun muna. Kumain kayong ulam. Oh, you pray first. Hindi pala ayun, naka-record. Ito yung ano? Big Mac. Macaroni. Ang sarap-sarap. Oh, it tastes so good. Kain po tayo. Healthy lang. Ano lang yan? May gat mushroom lang. Walang vinilin, walang meat, healthy po ito. Plant-based. Ayan po si Chef Jim. Hi. Hi. Oh, Laro. Ang dali ni sister. Ang dami-dami po. Kain po tayo. O, diba? Ang macaroni is gluten-free. O, diba? Is siya yung ating masama. Literal. At siya supposed to yung ating kuya. Diba? Natutulong sa atin dito sa mundo para makahalitin sa ating masama. Now, yung mga naipanumbalik na katotohanan na binabahagi ko namin sa inyo ngayon ay dati na siyang naihayag sa mga propeta ng pang unang panahon. So, katulad po dito sa litrato pong ito is propeta po. Katulad din po ay ito din po. So, propeta, sila propetang Adan, sila Noah, tapos Abraham, then Moses. So, familiar pa ba kayo sa mga propeta ng ito po? Sa tingin niyo po, ano po kayong ginagawa po ng isang propeta? Ito po yung sabi niyo po, sister, na napapansin niyo po, di ba, habang nagbasa kayo ng Biblia na maraming mga propeta. Di ba? Kasi kahit tumatawag ang Diyos ng mga maraming propeta, dahil for a very simple reason, mahal niya tayo. Kahit matitigas yung ating mga emotions, mahal niya tayo. Gusto niya na malaman natin kung paano mamuhay dito sa mundo at makabalik sa kanya. Diba? And dito po is sa mga propeta, hindi sila basta-basta naging isang propeta. Sila'y tinawag ng Diyos at pinigyan ng kanyang authority na tinatawag na priesthood. Now, yung priesthood po, priesthood. Priesthood, ito yung literal na pangyarihan ng Diyos sa kanyang chinesya sa mga propeta. Ito yung kapangyarihan in which na nagawa yung mundo natin. Itong kapangyarihan na ito, kayang magpagaling naman sa rin. Kayang
gawin ang lahat kung nasa sang-ayon yun sa gusto ng Diyos. Ayon ngayon, yung mga propeta, is meron silang priesthood para magawa nila yung kanilang tungkulin na propeta upang maghayag ng salita ng Diyos. In short, sila yung bibig ng Diyos dito sa mundo. Spokesman, representative ng Diyos dito sa mundo. And nakakatanggap sila ng tinatawag na direction or revelation. Ngayon, dito sa litratong ito, nakatanggap sila ng revelation na may dating na tagapagligtas. Yung tagapagligtas na yun ay na nalaman nila na may paparating na tagapagligtas dahil sa tinatawag na revelation or direction. Ngayon, ito yung nangyayari sa mga propeta. Ngayon, may pattern ang Diyos sa kanyang pagtawag ng propeta sa bawat panahon. Diba? Kasi napapansin natin maraming mga propeta. So, mayroon siyang pattern kung paano siya tatawag ng propeta. Kasi ang po na pakibasa niyo po sa so, yung mga bullet points po dito. Ito So, ibig sabihin, yung mga tao, for example, ito siya. Yung mga tao ay tinalikod sila. Tinalikuran nila yung katotohanan. At sila'y nagkaroon ng pagkahulog or falling away. Diba? Dahil sa pagtalikod nila ay hindi na sila nakaka-receive ng katotohanan. Mas lalo pa silang pinapatigas ang kanyang mga puso. And kapag darating ulit yung taong panahon, ay ipili ulit ang Diyos ng isang propeta. So, ganyan po yung pattern ng Diyos sa pagpili ng propeta. Napapansin niyo po ba yun? Na ganyan po yung father ng Diyos? Yan. Pahiram po ito. Salamat. Kaya... Oh! Tiyari. Kudulad po ng mga sinabi ng aking companion, ng aking kasama, sinabi niya na yung mga propeta, sila yung tagagabay, sila yung bibig ng Diyos dito sa mundo. Dahil sa pansin natin, alam natin na yung Diyos natin, hindi siya nandito. Hindi natin nakikita siya. Pero alam natin na nandito siya. Kasi meron tayong propeta mula Noah, or mula Adam, hanggang sa pamitan ng through history. Meron mga propeta na sa Biblia, katulad ng sinabi ni Elder Habbiling. Kaya sa pamagitan ng mga propeta, dito nakikita natin na meron tayong Diyos, na meron tayong pagmama na ama sa lalo. Kasi gusto niya na malaman natin yung Diyos. Kaya, ito na ang sinabi ni... Excuse me. Okay lang po. Hello. Hmm. Number 9 dead dito. Malaman nila na mayroon darating na Jesucristo. Mayroon darating na tagapagligtas. Darating na manunumbos ng daigdig ng mundo. Kaya noong higit 2,000 na taon, dumating si Jesucristo dito sa mundo. Bumaba siya sa mundo para maging tagapagligtas natin.
maging mananumbos na. Kasi si Kristo, naging propeta po siya sa panahon niya. Diba? Kasi ito nang sinabi niya, kasi sa lahat ng mga panahon, may mga propeta. Kaya noong pumunta siya dito, naging propeta po siya. Siya yung may hawak ng priesthood or authority tulad ng sinabi ni Brother Habbiling. Kaya para sa inyong tatlo, ano yung pinakamahalagang bagay na ginawa ni Jesus Cristo? Ang sanggipin ang mga kasalanan ng isang katalik. Yan. Magandang pin. Kaya, yan ito na ang sinabi mo. Nag-diusap po si Jesus Cristo para sa ating mga kasalanan, para sa ating mga kahinaan. Kaya, dahil sa kanyang pagbabayad sa Allah, madaig natin. Ito yung tawag doon, pagbabayad sa Allah. Pagbabayad sa Allah. Pagbabayad sa Allah. Tama. Kaya, yung pagbabayad sa Allah, yun yung paraan upang madaig ang lahat ng mga kahinaan natin, ang lahat ng mga kasalanan natin. Pero bago yan, bago si Jesus Cristo ay pinatay, bago si Jesus Cristo ay ipinako sa cross. Bago yan, itinatag niya ang kanyang simbahan na may apat na pundasyon. Kaya, ilan ang mga upuan or ilan ang mga paa sa isang upuan? Ilan ang mga paa dito sa upuan? Apat. Minsan. Pero ano yan? Peke. Kaya, tama. Kaya katulad ng isang upuan, yung simbahan na itinatag ni Jesus Cristo, meron siyang apat na pundasyon. Yung una, buhay na propeta. Katulad noon, kahit sa panahon ni Jesus Cristo, meron siyang buhay na propeta. Sa panahon niya, katulad ng sinabi ko kanina, siya yung buhay na propeta noon. Noong nabuhay siya sa mundo. Kaya ganun din, tumawag siya ng mga 12 apostles. Ayan yung pangalawang foundation ng kanyang simbahan. 12 apostles. Ganun din, yun ang sinabi ni Elder Habbiling kanina, si Jesus Cristo, meron siyang autoridad. galing sa kanyang ama. Galing sa ating ama sa langit. Sa kanya. At ibinigyan niya ang kanyang otoridad sa kanyang mga apostles. Kaya yung pangatlong pundasyon ng simbahan ni Jesus Cristo ay priesthood o kapangyarihan ng Diyos. Yan yung kapangyarihan upang magsagawa ng mga himala o ng mga gawain ng Diyos. Kaya katulad ng mga ordinansya, katulad ng ordinansya ng binyag. Ganun din, yung pang-apat na pundasyon ay paghahayag or revelation. Revelation galing sa kanilang ama. Revelation galing sa Diyos. Sa kanila, para magabayan ang kanilang simbahan. Para magabayan ang kanilang mga gawa. Kaya, yun yung apat na pundasyon. Kaya siguro, saglit lang, bago proceed tayo, maliit na quiz, ano yung apat na pundasyon ng simbahan ni Jesus Cristo? Yung una, maalala niyo ba? Propeta daw. Tama yan. Buhay na propeta. Yung pangalawa, Apostles. Tama. Ano yung kapangyarihan na meron sila? Ano po? Para maglabay sila. Oh, ano tawag? Ano tinatawag doon? Revelation.
Yan yung pang-apat. Yan yung pang-apat. Priesthood, yan. Ang galing ni sister. Ang galing ni sister. Nagka-pass siya. Ibig sabihin, may bagong luto para kay sister. Yan. Kaya yan yung apat na tradisyon ng simbahan ni Jesus Cristo. Kaya mahalaga yan dahil mismo si Jesus Cristo siya yung itinitago ang kanyang simbahan na may yung tradisyon na ito. Kaya kapag may isang simbahan na nawala kahit isa ng tradisyon ni Jesus Cristo, ibig sabihin, hindi po yan ang simbahan ng Diyos. Hindi po yan ang simbahan ni Jesus Cristo. Kaya kapag may simbahan na walang propeta, hindi po yan ang simbahan ng Diyos. Kapag wala silang kapangyarihan, wala silang autoridad or priesthood, hindi po yan ang simbahan ni Jesus Cristo. Kaya, tutulad po ng sinabi niyo, yung pinakamahalagang bagay na ginawa ni Jesus Cristo, tinatawag yung pagbabayad sa alam ni Jesus Cristo. Yung ibig sabihin doon ay nagduso po siya para sa ating mga kasalanan sa Garden of Gethsemane or sa halaman ng Gethsemane. Nagduso po siya doon para sa atin. Ganun din, isa pang bahagi ng kanyang pagbabayad sa alam ang tinatawag na pagkabuhay na magmuli. O pinaka... Bayat sana. Pagkabuhay na muli. Muli. Pagkabuhay na muli. Kaya yun yung ibig sabihin ng kanyang pagkabayat sana. Yun yung pinakamahalagang bagay na ginawa ni Jesus Cristo para sa atin. Kaya, para yan, Elder. Siya yung propeta, di ba? Siya yung propeta sa panahon niya noong nabuhay siya. Kaya nawala yung propeta, diba? Kasi pinatay nila si Jesus Cristo. Kaya nawala yung isang kondisyon ng kanyang simbahan. Para sa inyo, matibay ba ang isang upuan pag nawala yung paa? Medyo mahina pa. Medyo mahina siya, diba? Kaya nawala si Jesus Cristo. Pero nandoon pa rin yung mga apostles niya at nandoon yung mga priesthood na mayroon sila. Nandoon yung kapangyarihan na mayroon sila. Ganun din, kahit si Jesus Cristo ay hindi sa presensya nila, kahit nandoon siya sa langit, gumagabay siya. Ginagabayan sila. Yan, ginagabayan niya sila sa pamamagitan ng paghahayag, revelasyon. Kaya nandoon yung tatlo, labing dalawang apostles, priesthood, at revelation, paghahayag. Pero unti-unti, pinatay nila ang kanyang mga apostles. Kasi kapag pinatay nila yung mismong leader, yung mismong propeta ng Diyos, yung mismong anak ng Diyos, gano'n din, matigas yung mga puso at utak nila, or yung yan, matigas yung puso nila, kaya pinita nila yung mga apostles ni Jesus Cristo din dahil sobrang masama siya. Kaya nawala yung apostles unti-unti. At dahil yan, dahil dyan, kinuha ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kasi walang karapat na dapat na lalakihan para humawak ng kanyang kapangyarihan. Kaya nawala yung priesthood ng Diyos. Nawala yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil dyan, nawala yung paghahayag or revelation galing sa Diyos. Kaya yan yung nangyari sa simbahan ni Jesus Cristo. Itinatag niya ang kanyang simbahan na may apat na pundasyon. Pero nawala yung apat na pundasyon. Pagkatawag ng propeta sa bawat tao. Ngayon nakita natin na si Jesus Cristo ay nawala ulit. So ibig sabihin dyan, natatawag ulit siya. Pero sa tamang panahon. Kasi yung resulta ng nung nawala si Jesus Cristo at yung kanyang apostles,
nung namatay, is yung asyota nito ay yung katotohanan dito sa mundo, o yung ilaw dito sa mundo ay nawala. At yung mundo ay napalibutan ng kadiliman. At yung asyota nito ay pagkalito-lito, pagkahati-hati, at pagkawala ng presud ng Diyos. Ngayon, dahil ito yung tamang tatawag ng isang propeta ulit for one last time. Kasi mahal niya tayo. Mahal niya tayo. And yung apostasiya ulit is ito yung pagkalikot sa katotohanan. Diba? Yung mga tao, tinalikuran nila yung katotohanan at nauwi sila sa estado ng apostasiya. Diba? Or, ibig sabihin, yung buong mundo nauwi sila or napaglibutan ng kadiliman. Kasi nawala yung ilaw. Sabi ni Yesu Cristo, ako yung ilaw. Ako yung buhay at ilaw. Ilaw na sa lintahan. Ngayon, sa kanyang pagkawala at yung apostolos niya, nawala yung ilaw na yun. Diba? So, ang asam ko ba na para mas maintindihan po natin kung ano yung resulta pa ng apostasiya, ay saan po ba na pakibasin niyo po rin ang apostasiya hanggang sa panunumbag? Ado, anong pwede niya para tulungin sila? Ato. Page 8. Tapos habang nagbabasa sa sister, pwede po kayo pakibasin niyo po sa i-reach po ba yung bakit po ang panunumbalik ng Ebanghelyo yung message po na. So, marami po yung naghahanap sa katotohanan pero hindi nila at may pasa-pasa po ito sa bawat generasyon. Diba? So, may isang propeta na pangalan niya po ay si Amos. Amos sa Bible po siya. Sa medyo bandang huli po. Amos 3:7. 8. Sa ating Amos 8, 11 and 12. Oh, yung ginagamit po namin na Bible is yung King James. King James. And yung isang reference po sa dito, yung isang reference po namin dito ay sa Ephesians 2 verse 10. Ephesians 2 verses 19 and 20. 19 to 20. Ephesians. So, babasahin ko po. So, noon pa man, bago na ipanganak ang
ating tagapagligtas at bago siya nag-cruise at namatay, nagbayad sala at siya'y nabuhay na magmuli, ay mayroon isang propeta dito sa lumang tipan. Sinabi niya, alam ng Diyos na makakaroon ng apostasya sa pamamagitan ng isang propeta sa lumang tipan. Sinabi niya, narito ang mga araw ay dumarating na ako'y magpapasakit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat at mula sa ilagaan hanggang sa silangan, sila'y magsisitakbo ng paro at parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi susunod. So noon pa man, alam na ng propeta, ito yung tinatawag na pag-ahayag, revelasyon, or direction galing sa Diyos. Ito yung ginagamit ng bawat propeta sa Panginoon. At meron silang tinatawag na prisma para magampanan nila kung ano yung pinapatawa sa kanila lang. Now, dito lang po kami mag-stop po sa lesson. Kasi gusto po namin na inyo pong pag-isipan po itong mabuti bago tayo po mag-proceed sa next po na lesson. Pwede nyo po siyang basahin kasi lahat po ng binahagi po namin sa oras po na ito ay nakasaad po sa kong sa folyeto po. Pwede po kayong mag-advance dito. Advance reading po siya kung gusto po malaman ito. And sa next na pag-uusapan po natin is kasama po kami sagutin po kung ano man anong katanungan po yung meron po. Pero sa mga binahagi po namin, meron po ba kayong katanungan about sa propeta, about sa apostasy? Sagutan sa inyong mga katanungan. Gagawin niyo po bang magsimba upang mas malaman pa yung kanyang ebanghelyo at mas marambalan yung kanyang Espiritu Santo. At as lang sabi ng Diyos, kayo po'y pagpalain dahil po sa inyong katapatan, sa inyong pananampalatay sa mga bagay po ninyo. Kasi ako ngayon makabalik pa dito ulit sa susunod po na pakikita po natin and maibahagi po sa inyo kung paano nakaroon ng liwanag ulit dito sa mundo, kung paano na ipanumbalik yung kanyang simbahan sa liwanag, kung paano na ipanumbalik or paano na ipanumbalik ang katotohanan at liwanag dito sa mundo. Ano din, ito lang sinabi, kagawa ng katanungan mo kanina. Sabi niyo, anong quality nila nito? Kaya ginagamit namin yung Biblia. Ganun din ginagamit namin yung isang plot, tinatawag, plot ni Mormon. Tinatawag doon, plot ni Mormon. Siya ang isa pang tipa ni Espiritu. Ibig sabihin na buhay pa rin hanggang ngayon si Espiritu. Hindi po siya patay.
namamatay siya, pero nabuhay na magbalik siya. At ito, yung sa pangbibahan ni Yesu Cristo, masaya po kami na ibaliwan sa susunod na basita sa iyo. Kasi sa pangitan ng pagbasa sa susunod na basita, masaya po kami na ibaliwan na sa Clanimon, dahil sa pangitan ng pagbasa ng Clanimon, malalaman niyo na totoo yung mga sinabi namin. At ganun din, hindi dyan lang, pero ganun din sa pangitan ng panalangin. Kaya gagawin niyo ba na magdasal kung totoo yung mensahe namin? Gagawin niyo ba na magdasal? Gagawin niyo ba na magdasal bago kayo matulog? Mamaya gamit. Sister. Kung yan, pero na yun, specific siya. Specific siya. Kung totoo po yung mga sinabi ng mga elders. Siyempre, kung gagawin niyo yan, alam po namin na sasagutan ang Diyos namin, natin sa inyo. Kaya, Brother Anthony, meron ko bang sabihin?